What's up, kakabsat? Welcome back to SKD Documentary. So bilang pagunita sa taunang selebrasyon ng buwan, linggo at araw ng kabataan na tinatawag nating Linggo ng Kabataan or International Youth Day. Ngayong 2021, ang ating tema ay nakafocus sa Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Kung kaya't ang Municipal Youth Affairs Office ay gumawa ng makabagong programa na tinawag naming Dinapigi Delicacy. So ano nga ba itong Dinapigi Delicacy? The focus of this project is to develop and produce a delicacy that will represent this municipality. It is through this project that we can build bridges between developing a delicacy, improving tourism, and develop economical state through empowerment and entrepreneurship. So in short, we just want to create a delicacy made from dinapigi. Initially, we have four categories for dinapigi delicacy. Snacks or finger foods, ito yung mga tinatawag nating merienda. Main course or ulam, desserts, and also beverages. Now, because of this pandemic setup wherein we can't host ang isang malakihang food fest, we have asked our participants to send their entries here in the Municipal Youth Affairs Office for proper screening. At kaakibat nun, they have to create a vlog containing the process on how they came up with that kind of delicacy. Now, we have here the top 5 vlogs that we want to share with you guys. So before you watch these videos, please don't forget to hit like, subscribe, and tap the notification bell button. This is your SK Federation President. Pagbati na aksyon at dedikasyon, kabataan dinapigay niyo. Unang hakbang, kumuha ng mga kakailanganing sangkap tulad ng dalbos ng kamoteng kahoy, niyog at iba pang mga rekado. Pangalawa, kayurin na ang niyog. Pugasan ang talbos ng kamoteng kahoy, pigaan ito, at pagkatapos ay pigaan ulit ng may asin, tapos hugasan at pigain muli. Gayatin ang talbos ng kamoteng kahoy ng mas maliit pa. Unang ilagay ang pangalawang piga ng gata. Pagkatapos, timplahan ng konting asin at asukal. Igisa ang mga rekado tulad ng sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos ay ang isda. Maaaring lagyan ng tinagtad na sili ang inyong putahe, depende sa inyong kagustuhan. Ihalo ng ihalo ang luto hanggang sa matuyo, pagkatapos ay ilagay na ang unang piga ng gata. Lagyan ng karagdagang pampalasa kung nais, pagkatapos ay haluin hanggang sa matuyo ito. Pumitas ng bugnay, ugasan, isalin sa kaserola at lagyan ng onting tubig. Ilaga ng mabuti ang bugnay. Pagkatapos ay pigain at salain hanggang sa wala ng sumamang parte nito. Lagyan ng asukal o tinunaw na sinakob. Kung
kumuha ng seagrass, lime, o lemon. Hatiin, pigain ito at saka ihalo sa mixture. Isalang muli ang bumay juice na may halong katas ng seagrass, pakuluin at saka palamigin. Kumuha ng mga kailangang sangkap tulad ng saba, gata ng niyog, sinakob at kinayod na buko. Unang ilagay ang saging, pagkatapos tunawin dito ang sinakob. Pagkatapos ng 10 minuto, ilagay ang buko at hayaang maluto sa init.